What's up mga kababayan, kumusta kayong lahat dyan? Pinoy Welder here from Quebec, Canada. Sa videong ito ay talakay natin kung kailan ba natin pwedeng kuhanin yung ating mga family members once na makarating na tayo dito sa Canada, particularly dito sa Quebec kasi nandito ako sa Quebec. Shoutout nga pala doon sa nag-comment na si Samuel. Sagutin natin yung katanungan niya dito. Kabakal, curious lang paano nakarating ang misis mo if hindi ka pa pala PR. Anong pathway nila? Ayun. Yes po, kahit hindi pa po tayo PR ay pwede na nating kunin yung ating mga family members papunta dito sa Quebec. Family member means yung spouse mo or yung mga anak mo. Hanggang anong taon yung anak mo na pwede mong kunin? Hanggang 22 years old pero mas mabuti na 19 kasi ipaprocess pa yun eh. So, by the time na ma-approve yung visa nila, hindi pa sila lagpas ng 22 years old. So, kailan ba pwede mag-umpisa ng application? Ayon doon sa website ng Canada, basahin natin. If your spouse, common law partner, or a family member of someone working temporarily in Canada, you may need a work permit to work in Canada. You may be eligible for an open work permit if your your spouse or common law partner of a skilled worker in an occupational under NOC skill type 0 A or B. So kung yung occupation natin ay pumatak sa tatlong skill type na yan, pwede nating kuhanin yung ating family. Which is in my case ay pumatak ako sa level B. Yan tayo mga skilled workers. Yung NOC 0 na yan, basically mga managerial position yan. Yung A naman, yan yung mga trabaho na nangangailangan ng mga college degree. At yung B nga, yung mga skilled workers. Kailan tayo pwede mag-umpisa? Ayan ang sabi dito, at least 6 months after you apply for your work permit. Ayan o. Pero may kakilala ako na 2 months pa lang siya na nakakarating dito sa Quebec. Ini-apply na din niya agad yung kanyang girlfriend pa lang yan. So ano bang mga requirements? Unang-una syempre passport, mga birth certificate nyo. Kung married kayo, yung marriage contract syempre. Kung hindi naman, yes, pwede po na hindi kayo married. Kailangan nagsasama kayo ng at least 12 months at may certificate of cohabitation kayo na hindi ko alam kung paano kuhanin yung certificate na yon. At syempre, yung mga biometrics, medical, yan, kailangan po yan. At magkano ba yung bayad? Tingnan naman natin yung mga bayad. So, pwede kayong magpaasikaso sa immigration firm. Pwede din naman kayong mag-DIY or yung sariling apply nyo lang. Ako, nagpaasikaso ako sa agency namin dito sa Canada, which is Solution Recruitment International. At syempre, may immigration fee siya. Ito, tingnan natin. So, unahin natin yung mga processing fees. Sa spouse mo, 1.5 ang processing fee. Sa mga bata naman, 1.5 din kung nag-i-schooling na siya. At kapag hindi pa naman, 750 Canadian dollars. So, yung processing fee ko is 2,250 kasi yung anak ko ay 3 years old pa lang. At sa mga requirements naman, ayan yung mga babayaran natin. Sa visa ng spouse, 255, biometrics, 85, medical exams, 300. Sa schooling child naman, 117 sa CAQ, Certificate of Acceptance yan. Study permit 150, medical exams 300. Sa out of school child naman, visitor visa magiging visa nila $100,
and again medical exam. Hindi ko alam kung ganito pa rin yung fees niya ngayong 2022. Itong fees na to ay 2021 pa ito. So hindi ko alam kung nagmahal na siya ngayon gawa ng inflation. At syempre yung plane ticket. Yan. Kayo ang magbabayad syempre ng plane ticket. So ang payo ko, mag-ipon muna tayo ng budget kasi kapag dating ng family natin dito, malamang sa malamang ay lilipat tayo ng bahay, kukuha tayo ng sasakyan natin na medyo malaki rin yung magiging cost ng mga yan. So kung may budget naman na agad kayo, why not na kuhanin nyo na agad yung family nyo. Para naman doon sa nagastos namin na personally, umabot siya ng 7,000 Canadian dollars. Kasama na yung plane ticket doon. At saka yung mga passport, mga biometrics, lahat-lahat na yun. Mga miscellaneous, mga pamapamasahe papuntang Maynila. So yun lang sa video na to at sana ay may mga nakuha kayong idea para doon sa mga nagbabalak na kuhanin na nila yung family papunta dito sa Quebec, Canada. Yun lang mga kababayan and see you in the next video. Bye-bye!